Magandang araw po si Genyo. Nandito tayo sa Pasig City Hall at tuloy-tuloy pa rin natin kakamustahin ang mga bagong miyembro ng 11th City Council. At ngayong oras na ito ating kasama ang isang bagong hataw-paw. Ayan, si Councilor Pao Santiago. Good afternoon. Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon sa iyo, Ms. Luan. At gusto ko munang i-congratulate ka dito sa iyong channel sa iNews Pasig, nakita niyo naman. And I hope na marami ka pang mabalita sa ating kapwa Pasigueño, kasi sa totoo lang po, 'yan ang kailangan na kailangan po natin, no. Yung malaman niyo po ano po ang ginagawa natin dito na walang halong pamumulaklak o pamumulitika, yung totoong serbisyo lang. Yes, agree ako dun sa iyo, Fonzie. Alam mo 'yan. Pero no, after May 9 election, 'di ba? Kailan sunod-sunod yung activities nyo. Let's talk about your firsts, okay? Oath-taking. Yes. Kamusta yung naging oath-taking? Oh, actually, sa akin, halos lahat to very sentimental. Kasi nung nag-oath-taking, sa totoo lang po, mga kapwa ko Pasigueño, talagang medyo hindi pa ako makapaniwala na nandito tayo ngayon. Kasi dati po, nung sa tatay ko tsaka sa kapatid ko, ako ho yung nandun sa audience, pumapalakpak lang. Ngayon nakikita ko na ho yung nanay ko, yung asawa ko, tuwan-tuwa naman. Kaya it's very special to me, Ms. Luan. At lalong lalo na po, ito po masasabi ko naman sa inyo, no. At kung makikita niya rin yung nasa aking pader na nakasabit, nandyan ho yung pinagsumpaan ko ng oath-taking para po malaman nyo at paalala din sa akin ano ba yung sinumpaan ko na tungkulin ko po sa inyo. Gaya ng sinasabi ko lagi, pag tayo po'y nangangampanya, no, na ako po'y darating yung araw pag po tayo pinalad at nandito na tayo ngayon, na kung ano po yung pinagsumpaan ko, eh yun naman yung i-deliver ko sa inyo sa best na makakaya ko po. So, yung oath-taking was very, very nice. Very special to me. At lagi ko po yan babalik-balikan, Ms. Luan. Yeah. After the oath-taking, medyo kinabukasan, meron na kagad activity. Meron na kagad. And then you had your first araw ng Pasig as a council. Yes, yes. How was it naman? Alam mo, sa totoo lang, nakakatuwa na makita rin yung tao na uhaw, na kasing uhaw namin na magawa yon yung araw ng Pasig natin. Kasi po, ilang taon din na walang ganun. Walang event na ganun dahil nung nag-pandemic. Kaya nung naglabasan yung mga tao, tuwan-tuwa rin sila na parang, uy, sa wakas, masi-celebrate na natin muli yung ganitong ating special occasion. Kaya yung araw ng Pasig natin ay nakakatuwa. No, tapos meron pa tayong concert din noon, Ms. Luan. Ang daming tao! And there was one time na you performed for the CWD and the senior. Oo, meron tayong harana para sa kanila. At again, aminin ko, lagi naman ako kinakabahan pag tumutugtog naman talaga ako sa entablado. Pero ito kasi special din sa akin kasi mga seniors natin ay nililigawan ko na hindi dahil sa politika, hindi dahil nung nangangampanya tayo, actually bilang nga rin yan. Pero yung ngayon, nung tumugtog ako, nakakatuwa kasi after pagbaba ko, sabi sa akin, Kunchi, kumakanta ka pala, Kunchi, naharana mo kami, na-appreciate nila. And yun naman po, sa totoo lang, sa public service, ito yung ginagawa naman namin na wala naman kami talagang inaasahan na may pabalik. Pero yung mabati ka, pagbaba mo, ay nakakatuwa talaga. Nakaka-inspire lalo tuloy magtrabaho at haranahin pa kayo. Yeah! Yung ma-appreciate nila, no? Tunay, yung, tunay. Simpleng bagay na nagagawa mo. Totoo, ma'am. Pero after that araw ng Pasig, na kayo yung kasama ni Mayor, di ba? At yun yung unang beses din na makikilala talaga kayo ng mga Pasigueño. Yes. Yung, paano yung naging, ang tawag dito, yung response sa inyo ng tao? All smiles naman sila. All smiles sila. Kasi siguro nga, tulad ng nasabi ko earlier, halo din yung kanilang emosyon dahil, wow, nasa parada tayo ulit. Wow, nandito sila. Wow, ito na yung ano natin ngayon, yung 11th council natin. So, nakita ko, nung dumadaan sila sa aming harapan, tuwang-tuwa din sila. Yung iba pa nga, bigo pa nga, may iba, sumasayaw pa eh. Halawa na sa'yo, Fonzie. Sa pagiging manok makulit, no? But how about the flag raising ceremony? Kompleto kayo dun sa unang flag raising. Yes, yes, flag raising natin. And hindi lang ganun, kumpletong-kumpleto. Yes. Nandun si Kong Roman. Yes. Kasama natin.
kumpleto yung sanggunian. Mm-hmm. Kasama natin yung dalawang ex-officio natin, nandun din sila. At syempre, sa akin, again ha, sa akin, parang first time ko yun. At nakakatuwa kasi nakikita mo rin yung mga tao. Excited din silang makita na kumpleto yung council, mm-hmm. si mayor nandyan, si Kong nandyan. Mm-hmm. So, all of those yung mga tinatanong mo, eh talagang nakaka-overwhelm siya. Kasi nakikita din natin malamang sa malamang yung kapwa natin Pasigueño, ganun din. Nakita na, wow, eto na sila, kumpleto sila. Nandiyan pa si Kong, tapos may flag raising na ganyan. So, nakakatuwa. Overwhelm. How about naman po, Kwansi, yung kanina? It was your inaugural session. Yes. So, syempre, nagkaroon kayo ng nomination for officers, yung election ninyo, and then nakuha mo na rin or nabigay na sa'yo kung ano yung committee na hawakan mo. Expound lang tayo. Sige, Ms. Luan, if okay lang sa inyo, kwento ko rin yung napunta sa ating committee. Mm-hmm. So, yung mga nakapanood po kanina na na-cover ni iNews Pasig, nakita niyo po kanina na sa atin po hinabilin ang duties and responsibilities ng committee na nagtungkol sa senior citizen, retirees, no? At veterano, yung mga veterano natin dito sa Pasig. At meron din tayo sa kooperatiba at livelihood. Kwento ko lang no, kung ano yung nakikita ko, dugtong ko na rin yung nakikita nating plans. Nung diniscuss sa atin to, aminin ko po sa inyo, no, yung sa seniors, eh medyo talagang familiar na po tayo doon. But then again, ayaw naman po natin maging over familiar sa mga gawain na yun. Kaya po, yung mga seniors natin, eh alam niya na, magkikita ho tayong madalas at di lang yun. Gusto ko rin pong makausap yung mga grupo natin, yung mga retired na rin, mga early retirees, basta lahat po na nasasaklaw doon, eh gusto ko kayong makausap at mag-public consultation. Ano ba ang magagawa ng inyong Councilor Pao Santiago bilang sa legislative na tulong para inyo pong maiangat ang inyong karapatan bilang retirees din. So, yun po, hanggang doon sa veterano po nating mga Pasigueño, eh excited po tayo maglatag din ng mga future programs po natin. Like doon sa mga retirees, alam ko po may iba sa inyo hindi nakapaghanda. Hindi po yun masayang sabihin. Pero andito po ako para po makipag-usap sa inyo. Ano ba on a legislative matter na pwede po natin kayong matulungan para po yung inyong mga nagpapalungkot pa po sa inyo, eh somehow eh matulungan po natin kayo maglagay man lang ng caution o ng alalay para po sa mga hindi po nakapaghanda. At sa mga veterano po natin, mga sir, mga ma'am, kayo po ay gusto ko rin hong bigyan ng parangal. So, all of those, Ms. Luan, gagawa tayo ng program kung ano po yung mapag-uusapan natin sa ating public consultation. Pagdating naman sa kooperatiba at livelihood, tayo po ay inaasahan din mga kasama sa co-op at tayo may mga maliliit po na livelihood sa kanilang mga tahanan. Tayo po ay mag-uusap din ano po ba ang pwede natin magawa. Actually, hindi po tulong ni Pao naman to. Ano po ang pwede niyong tulong para po may angat ulit natin ang ating economic development o tinatawag nga ni Mayor Dico na economic repair. Dahil alam niya na, nagpandemya, hindi po ba? Mahal na mga bilihin ngayon. Para tayo magtutulungan. Yan po yung mga gusto ko rin hong malaman din po sa inyo. But then again, ang goal po natin sa cooperative at livelihood is economic repair ng ating lungsod Pasig. At naiangat ang mga iba't ibang grupo na nandyan na. No? So, yun lang po. Kasi ngayon po, Konsi Pao, transition ng new local government po. Transition din po from the pandemic situation, even sa education. Yes. But how is Pao Santiago, or how will you be able to face that challenge? Kasi talagang ito yung nakapatong sa balikat niyo ngayon nung makapag-adapt or makapag-transition. Magandang tanong yan, Ms. Luan. Siguro po dyan papasok yung tamang paggobyerno ng ating punong lungsod ni Mayor Vico Soto. Kung paano po talaga tayo magsusuportahan sa isa't isa. Kasi po, siyempre sensitive naman din po tayo sa ganung matter. Kasi po, marami po talaga sa atin nahirapan. At marami pa rin po sa atin ngayon naghihirap. Araw-araw naman po tayo dito sa City Hall may nakakausap dyan na humingi ng tulong dahil po talaga naapektuhan sila nung nangyari sa atin nung pandemya. But then again, on a manner of do sa sensitivity and right discernment o yung tamang pakikinig po sa inyo,
Doon po tayo, talagang start from scratch po tayo. Yung, tulad na sabi niya, transition to, no? May mga nakalaan na po tayong programa dyan nung dati pa. Pero kagaya ng laging sinasabi din ng ating Mayor Vico Soto about reforms, yung mga reforma na gagawin po natin sa mga lumang programa natin. Kung may existing na po, bakit hindi po natin gamitin ulit para po maitawid, magmula po dun sa karunungan nyo sa livelihood hanggang sa kayo ay makatulong na ito sa inyong kabuhayan. Kasi, yun, again, Ms. Luan, sensitive tayo dun sa matter na yun, no? So, again, mga kapwa ko, Pasigueño, magtulungan tayo. Actually, natutuwa po ako dito sa committee na to, lalo-lalo sa livelihood. Dahil, alam ko po, tayo ang magtutulungan paano natin i-re-repair to. Dahil talagang, hindi ko po to alam mag-isa. At hindi ho rin ako magmamarunong sa inyo. Yeah. On your 100th day as a counselor, will we be able to interview you po kaya? Yeah. Pwede? Yes, oo naman, Ms. Luan. Lagi naman po tayong uhaw naman din makipag-usap pagdating sa... Also, mas maganda rin yung tanong nyo, no? Yeah. Kasi gusto po rin natin, doon sa magagawa po natin on our first 100 days, no? Bilang counselor ng inyong nating lungsod Pasig. Gusto po natin talaga maglatag din. At as... Hingi din ako ng tulong, Ms. Luan, para ma-disseminate or mapaalam natin sa ating mga kapwa Pasigueño ano ba yung mga programang nandyan, ano yung programa nating nagawa, at ano pa po ang gagawin natin tungo sa economic repair ng ating lungsod Pasig. So please, ma'am, we need your help also para malaman din po nila yan. Anytime po, Konsi. Pero po. Pero mag-dive lang ako ng konting person. Sige. Ano? What do you think will Konsi, Lexi, and... your dad, Consino, would tell you now that you are the counselor of Pasig City. Magandang tanong yan, ah. Ikaw, ah. kanina. Sige, since nag-dive ka naman on a personal note, so, ibubukas ko na po ang aking puso sa inyo. Kanina nung nakaupo po ako sa plenary, sa ating session hall, medyo talagang doon nag-sink in lahat na totoo na to. At lagi ko yan, actually nung campaign pa lang po yan, lagi ko pong pinagdadasal. Sabi ko, Panginoon, ano kayang sinasabi sa akin ng tatay ko na kapatid ko ngayon? Siguro isa lang talaga yung sasabihin nila sa akin kung nandito sila ngayon. Pinagkatiwala sa iyan ng tao. Magtrabaho ka na dinideserve ng ating kapwa Pasigueño. Kasi gano'n naman yung ginawa nila noon eh. So medyo talagang kanina nakaupo ako sa plenary, talagang halos halong emosyon ng excitement at syempre sentimental kasi dati tatay ko yung nakaupo doon sa kapatid ko, ngayon ako na. So siguro kung nandun sila, manamang inaakbayan nila ako at sinasabing, Santiago ka, kaya mo yan. At alagaan ko po ang tiwala na binigay nyo hindi lang sa akin, kundi sa tatay ko at saka sa kapatid ko. Yun din sa nanay ko nung siya yung pumalit sa tatay ko po nun. Again, kapwa ko Pasigueño, kung ganun po ang sinasabi sa akin ng tatay ko at kapatid ko, hayaan niyo po akong maghandog sa inyo ng serbisyo na kung ano po yung tapat po sa inyo. Tulungan niyo rin po akong pagsilbihan kayo. I know, Konsi, medyo pahapi ako nag-message ka na rin for the Pasigueño, but one last message para na rin talaga dun sa mga Pasigueño na nakatutok at alam nating mag-monitor tayo. Yan! Okay, kapwa ko Pasigueño, oras na para humataw. Hataw-paw na tayo. Kailangan po natin ang Pasig. Pasig, Pasigueño'ng aktibo sa isip at gawa. Kayo po yun, yung mga nanonood ngayon. Kaya po, kung ako po sa inyo, magkaisa po tayo, tulungan tayo para sa ikuulad ng ating lungsod ng Pasig. Thank you so much. Maraming salamat po, Ms. Luan. See you on your 100th day. Yes, please. Thank See you po. Paalam. Okay, at yan nga po ang ating nakapanayam na si Councilor Pao Santiago, ang bagong miyembro ng 11th City Council at siya po ay para sa Distrito 1. Kanyang binanggit na kanina yung mga committee na hahawakan niya at yung konting plano dito sa kanyang hahawakan ng mga committee. Mula dito sa Pasig City Hall, ako si Luan Pañano para sa latest ng iNews Pasig.